Hi guys! Angela po ulit. So, kumusta po kayong lahat? Medyo natagalan po yung vlog ko kasi medyo naging busy sa work. Pero, eto na po ulit ako. And, ikukwento ko po sa inyo kung paano ako nakapunta dito sa Japan, kung saan ako nag-apply na ina sa lahat po. Nag-apply ako sa Placewell International Services Corporation. Meron po silang Facebook page. And hiring na sila ngayon ulit ng caregiver. So, i-message na lang po kayo doon. And then, next po, kung paano ako nag-apply sa kanila. So, nag-apply ako. And then, meron silang IQ test. So, nag-exam din ako doon. And then, after that, na medyo napabilis ng konti, meron na kaming schedule for interview na for ano, parang for employer. So yun. And then after that, nung na-sked na kami for ano, nung na-hire na kami, interview kami, via Skype kasi kami. So yung employer, ayun, medyo kabado kasi honestly, hindi pa ako ganun kagaling. Hindi naman sinabi ko magaling na ako kasi hindi pa rin naman ako ganun kagaling sa kaiwa, sa conversation in Japanese language. Pero, nakapasa naman. So, ayun, na-hire na. And then, after that, habang nag-aantay kami ng mga process, ganyan, nag-aral muna kami ng Nihongo. So, nung nag-apply ako doon, N4 passer na kasi ako. So, ang inaaral namin habang nag-aantay kami is N3 level na habang nag-aaral kami. Tapos, nung ano, yung allowance namin, sarili namin, yung mag-i-stay in ka sa pag-i-stayan mo sa kanilang lugar is provided naman nila. And then, may fee, pero maliit lang naman. Yun. So, after that, nag-antay kami. Then, after siguro, the next thing na nalaman namin is aalis na kami. So, yun. Nung nalaman namin na aalis na kami, may date na kung kailan. Ang unang-una kung maano is walang placement fee si Japan. And at the same time, lahat ng mga gagastusin is sa ano siya, parang galing sa kaisha. For example, yung ticket, plane ticket, wala kang babayaran na kahit na ano. So, yun. Wala kang ilalabas na pera. Sagot kasi nila. Then, pagdating dito, nag-aral kami ng 1 month sa training center. So, dadaling ka nila sa training center. 1 month ka doon, mag-aaral ka ng... Ako, nag-aral kami ng caregiver. Then, nag-aral din kami ng Nihongo or Japanese language. So, after ng caregiver, siguro 1 week ng caregiver, 7 days? 7 days ng caregiver. And then, after that, nag-aral na kami ng Nihongo habang nag-aantay kami dalhin dun sa place of work. Tapos, after 1 month, so yun, nung 1 month na yun, sa training center, binigyan kami ng allowance for nagagastos na yung pagkain namin, ganun. So, yun. And then, after 1 month, yun, dinala na kami sa work. And then, nakakatuwa dahil, siyempre, sa una, kabado. So, pagdating dito, sa work, yun na, parang, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ganyan-ganyan. Tapos medyo kabado, iniisip ko kung ano bang kakaharapin ko dito. Pero thank God naman na okay naman lahat. Parang smooth yung ano. So pagdating dito, napaka-accommodating nila. Tapos yun, tinuruan kami na about sa work. First day of work, ganyan. Tapos, siguro ang pinakaunang maganda mong matutunan dito, pagdating sa trabaho, pagpasok sa work, yung mga pangalan ng mga matatanda. Yun yung una kong inaral. Tapos, bawa yung kwarto ng room number na to, kanino tong kwarto, ganyan. Tapos, yun, maraming akong tips na maibibigay. Marami akong maibibigay na tips. So yun, ang masasabi ko lang nung pag-apply ko, napaka-smooth ng process dun sa
sa agency na in-applyan ko, napaka-smooth ng process nila. And at the same time, basta maganda yung process nila. So, masasabi ko lang is, ano, kung interesado kayo, mag-inquire kayo dun sa Facebook page nila. Tapos, pagdating sa work, ang masasabi ko lang, pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, talagang at the end of the day, kahit nakakapagod siya, nandun yung satisfaction mo. Yun, ano naman eh, may, yung bawat, ano naman siguro, may mga, ano sila, bawat, parang bawat work naman is may mga iba-iba naman yung mga ways. So, ituturo naman nila sa inyo yan. So, yun lang. Pag may mga tanong pa kayo, sana nasagot ko yung mga, ano nyo, may mga tanong pa kayo, paki, ano na lang, comment na lang. Saba? Sige, yun lang. Yeah. Bye! Thank you.